Isinagawa kahapon ang demolition sa 47 bahay sa Barangay Sumalo, Hermosa, Bataan. Makaraang katiga ng korte ang petisyon ng River Forest Development Corporation laban sa mga residente na nakatirik sa lupang sakop ng 214 hectares na pagmamay-ari ng pamilya Liton. 73 pamilya ang apektado sa isinagawang paggiba sa mga bahay. Nagtalaga ang Bataan PNP ng 236 na pulis upang siguraduhin ang kaligtasan ng bawat panig sakaling magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga ito. Problema ngayon ng mga residente ang bubong na masisilungan, lalo na ngayong panahon na may banta ng bagyo at bukod dito ay ang pag-aaral ng kanilang mga anak na apektado ng demolisyon. Hinihingi ng mga apektadong residente ang tulong ng alkalde ng Hermosa upang mapigilan sana ang operasyon. Ngunit anya, hindi nila pwedeng pakialaman ang desisyon ng korte. Nakipag-ugnayan na si Mayor Joseph Antonio Inton kay Governor Joet Garcia upang ipaabot ang hinaing ng kanyang nasasakupan. Nakipagpulong si Garcia sa mga residente at nangako ng tulong pinansyal at anila maging ang kanyang abogado ay tutulong upang mapadali ang pagproseso sa pagbibigay ng lupang sakahan na ipinanalo ng mga ito. Nanawagan na rin ang mga residente kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyang pansin ang kanilang hinaing. Ayong dar, inyo naman hong pagbilisin ang pagbibigay sa amin ng panlat para hindi naman kami nagkamukha ng kawawa dito. Kaya ako'y nananawagan sa hanggang sa presidente natin na kami tulungan nyo, huwag nyo kami pabayaan. Napakarami yung pamilya ang na-demolish na ito. Kayo lang ang aming inaasahan, ang aming gobyerno. Hiling ng mga residente na sana ay madaliin ang pamamahagi ng lupang na ipanalo ng mga ito upang sila ay may malipatan at may pagpatuloy ang kanilang hanap buhay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, Humahataw!